Sacro Deliso o Biga na banda. Sa probinsya, siyempre, halata naman, probinsyano ako kasi sa Cagayan din ako talaga lumaki. Ang mga magulang ko di naman nakatapos ng pag-aaral kasi high school lang yung tatay ko, tapos nanay ko is elementary graduate lang. Sinasabi ng magulang ko na pinapaaral kami kasi medyo malaki na yung family namin kasi ako yung panganay, tapos anim pa kami. So I'm the eldest in the family. Pinapaaral ako, malilit pa yung mga kapatid ko. Sabi sa akin ng mga magulang ko, anak, mag-aaral ka mabuti para pagkatapos mo, ikaw yung pag-asa namin. So siyempre, college pa lang ako, tatak na sa akin na kailangan ako yung pag-asa nila. So parang hindi pa ako nakakatapos sa pag-aaral, may responsibility na ako. So kahit mahirap ang buhay namin noon, kinaya namin. Part-time ako kung saan-saan, naranasan kong naging nakikigapas sa bukid. Tapos pag walang pasok, meron kaming tricycle naman na medyo luma-luma na. Pag ako naman nandun, kailangan kong ibiyahe yun para may allowance ako. Kulang ko, nagsipag din ako para makatapos na pag-aaral. Yun nga lang problema. Siyempre, mga magulang ko, kung ano yung meron sa amin na resources, yun yung kailangan alagaan namin. Yung lolo ko, magsasaka. Tatay ko, magsasaka. Sigurado. Ako, magsasaka rin. Talaga is, matutunan ko yung mga ganun. And hindi ko po kinakaya, even though graduate po ako ng engineering, kahit engineering po ako, pag wala akong trabaho, talagang tinutulungan ko nanay ko mamimitas ng mais, nagtatanim ng mais, na namamakyaw ng pakwan. Talagang naranasan ko nagbenta ng mga pakwan, ng mais. And mahirap talaga. Nalagyan ng mais. Ang ginagawa ko, nalagyan ko ng mga pagkato. Tapos, lalagayin namin yan ng mga 45 minutes. I realized, dumating sa point na realize ko for 2 years, oh nga, ba't ko tinutuloy yung dating ginagawa ng magulang ko? For the past 2 decades, 20 years na nilang ginagawa yun, walang nangyayari sa buhay nila. Tapos tutuloy ko, sabi ko hindi, wala lang pag-asa pag ganito. Alam ko yung lolo ko kasi may pinamana ng kalabaw sa tatay ko. Sigurado ipapamana sa akin yung kalabaw. Wala akong magawa. Sabi ko, yung kalabaw na lang kaya ibenta ko. So, halos lahat ng mga alam kong pwedeng ibenta, ibinenta namin para magkapag-start kami sa Global. Naalala ko, sabi ko, dahil sa 7989, hindi ako nag-join. Ngayon, dahil sa 7989, kailan akong join ako. Instead na mamasaya ko sa bus para makapunta ng Ortigas kasi galing ako to Cubao, nakikistay ako ng Cubao before sa uncle ko. Hindi ako nag-rent, nakikistay. Wala akong pambayad. Ako pera eh, di ba? So, ang ginagawa ko, kailangan muna maglakad ako from Cubao to Ortigas. Malapit naman yun. Medyo sanay naman tayo, di ba? Hindi ko mapigilan eh. Pero alam mo bakit napayak ako? Nagpipray ako eh. Lord, kung ito yung opportunity na pwede makapagbago ng buhay namin, gawin mo to. Bigyan mo ako ng pagkakataon na gawin ko to. And alam mo yun, hindi ko makalimutan. Hindi ko makalimutan na ganun pala, pag hirap na hirap ka, wala kang matatagbuhan, siya na lang natatagbuhan mo eh. And ito nga, nung nag-pray ako ng ganun, hindi ko na mapigilan yung sarili ko. Payak talaga ako. And alam nyo, sunod-sunod na yung blessings eh. Alos lahat ng mga sinusuot ko yun, galing sa Global, yung apartment namin sa Tugigaraw, galing sa Global, yung nakabili na rin yung kapatid ko ng
Dati kasi, nung una, before ako nakabili ng sasakyan, dalawang motor. So, magkasunod na, nabili namin yung motor na yon. And right now, nag-i-stay na ako sa townhouse. May townhouse dito sa Mekamuning. Doon ako tumutuloy ngayon. Naniniwala ako mong mangyari sa akin. So, nagtuloy-tuloy ako in just 8 months time. Nakabili ako ng brand new na sasakyan. Dati ho, nakasakay lang ako kalabaw. Kung dati kalabaw ang sinasakyan ko, ito na yung first car. Is yung namimigay kami sa mga bata, napapakain kami sa bata, tapos nagpa-parlor. Yun po yung ginagawa ko nung bata ko, nagpupunta ako sa mga mayayaman para lang makatikim ng masasarong pagkain tuwing Pasko. Simple lang naman ang mag-motivate sa akin eh. Yung family namin. Kasi ayaw ko nang balikan yung dati namin naranasan. Yung point na halos hindi ka na makakain, na yung mga tao na lalapitan mo, akala nila talagang tatakbuhan ka nila. Bakit? Akala nila utangan mo sila. Pag wala ka palang talagang pera, iniwanan ka. Eh, ayaw ko na maranasan yun. Kaya inalagaan ko po ng buong puso ko, buong buhay ko, yung binigay sa aking opportunity ng AIM Global. Taos puso ako nagpapasalamat sa management ng AIM Global, lalong-lalo na, siyempre, kay Doc Ed, kay Sir Francis, at Sir John Asperin. Kung wala sila, ako hindi lalaki ng ganito, sobrang laki ng AIM Global. Kung wala kayo, wala akong sakit.